Dear Kuya Bono, 26 na taon na ang nakararaan noong March 1997 ay kabilang ako sa isang grupo na magtatapos sa high school na pinatawag dahil wala kaming ambisyon. 5 buwan bago ang araw na yon ay nag-submit ang bawat graduating students ng details nila para sa yearbook o annual kung tawagin ng ilan. Sa details ay ilalagay ang full name, address, name of parents, motto at ambition. Wala akong inilagay na ambition kasi wala talaga akong maisip at hindi ko rin naman kasi ugali ang basta na lang maglalagay ng ambition na hindi ko naman talaga pinapangarap. Pero nung hapong yon, March 5, 1997 noon, eksaktong 1 buwan bago ang graduation namin ng April 5, ay nalaman ko na hindi lang pala ako ang nag-iisa na hindi naglagay ng ambisyon. 13 pala kami, mga babae at lalaki, mula sa iba't ibang section. Ako lang ang natawag mula sa section namin. Hindi ko na matandaan ang pangalan nilang lahat, pero may 6 sa 13 na natatandaan ko pa ang pangalan. Sina Lexi, Jasmine, Rodwell, Brian, Norbin at Mond. Ang mga ito kasi ang gumawa ng eksena sa audio-visual room kung saan kami tinipon. Pinangunahan ni Mrs. Neri na siyang guidance counselor ang pagtitipon na yon. Siya rin ang nagpakilala ng aming bisitang tagapagsalita, si Mr. Aramis na isang psychologist na noon ay nagtatrabaho sa AMA Computer College. Agad kong nahulaan na si Mr. Aramis ay kagaya din ng ibang bumisita sa mga classrooms ng 4th year para ikampanya ang kanilang colleges o universities para pag-enrollan namin. Pero medyo iba naman pala si Mr. Aramis dahil noon ay nagkaroon ng talakayan tungkol sa kung bakit wala kaming ambisyon. Si Lexi na katabi ko noon ay maganda, sexy, maputi, pero kakaiba ang kanyang kilos. Hindi babaeng babae ang galawan at mabilis pang magsalita. Siya ang unang nag-ingay noon sa tanong na, "Bakit masama bang walang pangarap?" Sinagot siya ni Mr. Aramis ng isang tanong na ipinasa naman sa amin. "Oh guys, masama daw bang walang pangarap?" Tanong ni Miss Lexi, "Sir, pero you can just call me Sexy." "Masama siyempre," sabad ni Rodwell. "Magiging boring ang buhay mo kung wala kang pangarap sa buhay," dugtong pa niya. Pero agad din nagsalita si Jasmine, ang sabi niya, "Siguro dapat nating tandaan na magkaiba ang ambisyon sa pangarap." "Exactly. Please explain further, Miss Jasmine." Nakangiting sabi ni Mr. Aramis, "For me lang ha, ambisyon ay yung pagsisikapan mong maging pagdating ng araw. Like kung ambisyon mong maging doktor o teacher, samantalang ang pangarap ay pwede mong iasa sa tadhana. Halimbawa si Miss Donna, pangarap niya maging asawa si Mr. Mond. Pwedeng mangyari yon kahit na hindi pagsikapan ni Mr. Mond." Parang lulubog naman ako sa hiya sa kinauupuan ko noon dahil sa paggamit sa akin ni Jasmine bilang halimbawa kay Mond pa na gwapo at taga Section 1. Hindi kami close ni Jasmine, hindi ko siya kaklase, pero nakateam ko siya nung interims at kasama ko siya sa cheering squad, pero hindi kami naging close kaya medyo offended ako noon sa paggamit niya sa akin sa ganong klaseng halimbawa. Tingin ko, naramdaman ni Mond na napahiya ako. Tumayo si Mond at nagsalita, "I do not agree na ang mapangasawa ang isang kagaya ni Miss Donna ay hindi kailangan pagsikapan. Liligawan ko siya. Magsisikap ako para patunayan na karapat dapat ako sa tiwala at pagmamahal niya." Medyo nalito ako sa tiradang yun ni Mond. Siyempre, hindi ko rin siya close dahil never ko siyang naging kaklase. Although kilala siya sa school. Hindi man super sikat, pero kapag taga Section 1 kasi, karamihan sa kanila ay may mga posisyon sa student body organization, sa iba't ibang school societies, o di kaya sa school paper, o yung quarterly magazine ng school. Si Mond ay chairman ng Practical Arts Student Club. Since 3rd year kami,
Medyo matangkad si Mond, katamtaman ng laki ng katawan for a 16 years old. Katamtaman lang din ang kulay. May isang tagihawat noon sa tabi ng may kalakihan niyang nunal sa pisngi. May konti siyang hawig noon sa artistang sikat ngayon, si Donnie Pangilinan, lalo na yung bibig niya. Yung sinabi niyang liligawan ko siya, magsisikap ako para patunayan na karapat dapat ako sa tiwala at pagmamahal niya, parang may kulang. Kasi sana sinabi niya, kung gusto ko siyang maging nobya, liligawan ko siya. Magsisikap ako para patunayan na karapat dapat ako sa tiwala at magmamahal niya. Kaso walang ganon, Kuya Bono. Walang kung gusto ko siya. Kaya parang sinabi niya na liligawan talaga niya ako. Doon sa daling naging abalang utak ko noon at nauntag lang ako nung tawagan ni Mr. Aramis ang pangalan ko, kasunod ng tanong na, ikaw ba, Miss Donna, sang-ayon ka ba na magkaiba ang ambisyon at pangarap? Ewan ko, sir eh. Bobo po kasi ako. Hindi ko po alam yan. Papiloso po kong sagot na biglang sinagot naman ni Norbin. Pareho pala tayo eh. Bobo din ako kaya match tayo. Nakangiting sabi niya, siya talaga ang gwapo, Kuya Bono. Maputi siya, makinis, medyo mahaba ang malambot na buhok at nakabagsak ito sa makinis niyang mukha at bagay sa kanya. Medyo payat lang siya noon pero bagay sa kanya ang medyo maluwang na white cotton shirt na suot niya noon. Parang ang linis at ang bango niyang tingnan. Halatang hindi siya belong sa mahihirap na pamilya. Are you saying, Mr. Norbin, na wala ka ding pangarap o ambisyon talaga? Batong tanong sa kanya ni Mr. Aramis. Mabilis siyang sinagot ni Norbin. Meron siyempre, sir, pero hindi ko ipapakita sa annual. Kaya nga po, blinangko ko yung ambisyon eh. Mas naniniwala po kasi ako na gaya sa pag-ibig, tadhana rin na magsasabi kung ano ang magiging profession ko someday. Mahirap kasi eh. Baka makantsawan ka pa. Gaya ng kuya ng barkada ko, nakalagay sa annual niya to be a policeman someday. Pero ngayon, nasa kulungan siya. Well, I respect that, pero dito, just for the sake of discussion, pwede ko bang malaman kung ano-ano ang mga ambitions niyo? Architect, sir. Sagot ni Norbin. Kanya-kanya nang sabi ng ambisyon hanggang sa ako na ang tinawag, pero sabi ko, wala pa talaga, sir, eh. Kasi ayoko pong magtrabaho sa mga kumpanya. Gusto ko lang pong tumulong sa pag-aalaga sa mga pamangkin ko. Wala din po akong balak na mag-aral sa college. Taong bahay lang po ang gusto ko. Sumunod na tinanong si Lexi, na nasa tabi ko, I want to be a performer in Japan, sir. Si Jasmine naman, gustong maging policewoman na pupuesto sa women's desk. Noong si Mond ang tinanong, hindi siya tumayo, hindi rin siya tumingin kay Sir Aramis, na parang hindi niya naririnig ito, hanggang sa tinapik siya ng katabi niya. Yes, sir? I was asking you kung anong ambisyon o pangarap mo, Mr. Mond. Ano, sir? Paulit po? Sabi ko, pwede ba naming marinig kung anong pangarap mo? Sir, pakilakas po. Hindi ko po kayo naririnig eh. What? Ang lakas na ng boses ko ah. Hindi ko talaga marinig, sir eh. Ang lakas-lakas po kasi ng tibok ng puso ko. Nakangiting sagot niya sabay sulyap sa akin. Nag-gets yun eh na Jasmine at Lexi. Uy, sabi nila sabay tapik sa akin. Nagtapos ang pagtitipong yon na ang ending ay yung imbitasyon din ni Sir Aramis na mag-enroll kami sa school nila. Paglabas namin ng audiovisual room, kasabay ko sina Lexi at Jasmine nang biglang sumabay si Mond at ang sabi, Miss Donna, pwede ko bang kunin ang address mo?
Hindi ko kailanman makakalimutan ng pagtitipon na yon ng mga estudyanteng walang ambisyon kasi nadagdagan ng tatlong mahalagang tao ang buhay ko. Una si Lexi na magpahanggang ngayon ay best friend ko pa at sina Mond at Norbin na halos nagsabay sa panliligaw sa akin noon. Dati madalas akong pagtripan ni Lexi, lalo na nung practice para sa graduation. Lilipat yan sa spot namin tsaka makikipag-asaran sa akin. Tititigan niya ako tsaka sasabihin, ano kaya na gusto ko ng dalawang yun sa'yo? Wala naman akong makitang katangi-tangi sa'yo maliban niya sa tabas ng bangs mo. Tatawanan ko lang siya kapag ganon. Agad kong nagustuhan si Lexi Kuya Bono dahil palabiro siya. Prangka at malikot ang isip pagdating sa kalokohan. Hindi siya yung tipikal na babaeng mahinhin. Sa totoo lang, kadalasan ay magaslaw siyang kumilos at magsalita. Nagpapasimple lang siya kapag may teacher o matanda sa paligid. Pero maging ang pagtahimik niya at pagpigil sa pagpapakagaga ay kinatutuan ko. Hindi kasi ako sanay na tahimik siya, nakaupo at pangiting-ngiti lang. Pero kapag wala nang matanda sa paligid, humanda ka na dahil i-eksena na siya. Creative ang utak niya. Alam mo ba Kuya Bono na nagawa niya ng meaning ang pangalan ni Mond? Nagaya kasi ng pangalan ng food and beverage company na Mond Nissen. M-O-N-D-E. Sabi ni Lexi, man of no dreams ever daw si Mond. Pero totoo yung sinabi ko sa meeting na wala talaga akong balak mag-college at wala akong pangarap na magtrabaho sa mga ahensya o kumpanya. Lima kaming magkakapatid Kuya Bono at pang-apat ako. Babae ang panganay namin, si Ate Madel. Sumunod si Kuya Rex, pangatlo si Ate Bianca, bunso si Billy. Maaga kaming naulila sa magulang. Nauna ang aming ama na dating sundalo, namatay sa bakbakan. Si mama naman ay nagkasakit ng malubha. Wala pang isang taon si Billy na bunso namin nang mawala si mama. Ayon kay Lola Yoli na siyang nag-aruga sa aming magkakapatid, siya ay matagal na ring byuda. Si Ate Madel pa lang daw ang apo niya nung mawala si Lolo. Para sa amin ay super lola si Lola Yoli. Una kong nabasa ang salitang ito, super lola, sa sulat ni Ate Bianca sa likod ng isang litrato. At sang-ayon ako na super lola si Lola Yoli dahil maliban sa aming magkakapatid ay alaga din niya noon ang dalawang anak ni Tita Margie na bunsong kapatid ni Mama. OFW si Tita Margie. Single mom pero hindi lang kay Tita Margie umaasa si Lola Yoli. Matagal na rin hanap buhay ni Lola ang kanyang talipapa sa harap mismo ng bahay niya. Araw-araw siyang nagpapakatay ng baboy na siyang tinitinda. Dati may pwesto siya sa palengke pero nung mag-pandemic ay natigil siya sa pagtitinda. Nung magluwag ang lockdown, hindi na siya bumalik sa palengke. Nagtayo na lang siya ng talipapa sa harap ng bahay niya. Pinalaki at hinubog kami ni Lola Yoli sa malalim na pagmamahal at malasakitan sa aming magkakapatid. Nung high school ako, may mga asawa at anak na ang mga kapatid kong sina Ate Madel at Kuya Rex. At sobra kong close sa kanila. Magkalayo sila ng barangay pero nagagawa kong pumunta sa mga bahay nila sa mga araw na walang pasok. Kadalasan Sabado ako kay Ate Madel, Linggo naman kay Kuya Rex. Tinutulungan ko lang sila sa mga gawaing bahay nila. Inaalagaan ko ang mga pamangkin ko. Nakikipaglaro ako sa kanila. At sa ganong gawain ko ay masayang-masaya na ako, Kuya Bono. Minsan nga kapag nagkatampuhan kami ni Ate Bianca,
May pagka-moody kasi siya kaya madalas kaming maggirian noon. Kesa patulan ko siya, aalis na lang ako. Pupunta ako kina Ate Madel o kina Kuya Rex. Doon ako titira ng ilang araw hanggang sa lambingin din ako na Ate Bianca kaya babalik din ako kina Lola. Sina Ate Madel at Kuya Rex, pinag-aagawan ako noon pang elementary ako kasi nakakatulong talaga ako sa kanila. Kaya noong pagtuntong ko ng high school, ang giniwa ko, pag Sabado kay Ate Madel ako, Linggo naman kay Kuya Rex. Yung tatlong kapatid ko, sina Ate Madel, Ate Bianca at Billy, takot kay Kuya Rex kasi matapang ito, istrikto at feeling tatay namin. Pero ako, hindi ako takot sa kanya kasi alam kong kahit ganun siya ay mahal niya kami. Si Ate Madel ang kaklose ng lahat dahil lagi siyang may pake sa amin. Kahit mali kami, lagi siyang nang-uunawa, kumukonsinte at hindi siya madamot, Kuya Bono. Lagi siyang handang magbigay. Sobrang babait din ang bayaw at hipag ko. Si Ate Rochelle na misis ni Kuya Rex, pasikretong nagbibigay ng kung ano-ano sa amin kasi ayaw ni Kuya Rex na kapag hindi naman importante, ang hinihingi namin ay pagbibigyan pa rin. Kaya kapag nagbigay sa Ate Rochelle, sasabihin niyang huwag na lang sabihin sa kuya namin. Si Kuya Gino naman na siyang asawa ni Ate Madel, isa siyang OFW, pabalik-balik lang sa Malaysia pero hindi siya matagal doon. Parang tuwing 8 months umuwi siya. Magbabakasyon ng 3 buwan tapos aalis ulit. Napakabait din ni Kuya Gino, Kuya Bono. Alam kong mahal na mahal niya ang Ate Madel ko kasi kahit si Kuya Rex noon ay inangalan ni Kuya Gino dahil muntikang masaktan ni Kuya Rex noon si Ate Madel, pero humarang si Kuya Gino at ang sabi kay Kuya Rex ay, Rex, nire-respeto kita bilang bayaw ko, pero kung sasaktan mo itong asawa ko, magkakaproblema tayo. Yes, maaga kaming naulila sa magulang, Kuya Bono. Pero sinuwerte kami sa pagkakaroon ng mga bagong miyembro sa aming pamilya. Sa katauhan ng hipag kong si Ate Rochelle at bayaw kong si Kuya Gino. I knew then, Kuya Bono, na napakaganda ng pamilya ko kahit kulang. At sa totoo lang ay handa talaga akong iaalay ang buhay ko sa kanila. Ramdam na ramdam kong mahal nila ako, kaya't mahal ko din sila. At yung Sabado at Linggo na regular kong naigugugol noon sa kanila, kulang na kulang yon. Bitin na bitin. Gusto ko noon, araw-araw ko silang kasama. Noong second year high school ako, Kuya Bono, sinabi ko kay Lola Yoli na hindi na lang ako mag-aaral. Tutulong na lang ako sa mga kapatid ko, pero hindi pumayag sina Ate Madel at Kuya Rex. Kailangan ko daw mag-aral, kaya nag-aral pa rin ako. Yun nga lang, wala talaga akong ambisyon kasi ang gusto ko talaga, sa kanila ko lang ilalaan ang buhay ko habang dalaga pa ako. Siyempre, hindi rin nawawala sa isip ko ang isang araw mag-aasawa din ako, magkakaroon ng mga anak na aalagaan at mamahalin ko. Pero nung graduating ako ng high school kung saan, paligsahan sina Norbit at Mon sa panliligaw sa akin, hindi ko talaga maramdamang kailangan kong mag-boyfriend. Hindi ko sila gusto, kundi pakiramdam ko lang noon ay bata pa ako. At magiging istorbo lang sila sa buhay ko. Hindi ko alam kung nag-usap si Namond at Norbin kasi pareho pa sila ng hiling noon na sana daw ay matanggap nila ang pinakamagandang regalo sa graduation ang mapasagot ako. Pero nagtapos kami ng high school, Kuya Bono, na wala akong sinagot ni isa sa kanila. Hindi ko sila binasted kundi sinabi ko lang na hindi pa talaga ako handa. Thank you.
May dagdag ko lang Kuya Bono na since second year high school ako ay kaibigan at kaklase ko na si Florian. Siya talagang lagi kong kasama dahil halos kapitbahay ko lang siya. Nung unang buwan nung fourth year kami sa high school ay nagka-boyfriend na si Florian at buwan pa lang ng Oktubre nabuntis na siya at nagtigil na ng pag-aaral. Nakipagkaibigan ako sa ibang kaklase ko pero hindi ko nakita sa kanila mga katangian ni Florian bilang kaibigan. Hanggang sa nakilala ko na nga si Lexi. Hindi ko siya kaklase pero ipinaramdam niya sa akin na gusto niya akong makasama lagi. Sa mga noong graduation namin, sumama si Lexi sa bahay ni Lola. Naganda kasi sina Lola at mga kapatid ko noon kaya kahit papano'y may pinagsaluhan kami. Hindi daw kasi naghanda ang parents ni Lexi para sa graduation niya dahil high school graduation lang naman daw yon at wala pa siyang honor. Kaya sumama na lang siya sa akin. Bandang alas 5 ng hapon noon, maayos na sa bahay ni Lola. Nakapagligpit na kami at gusto kong pumunta kina Ate Madel dahil may lagnat siya noon. Same barangay kasi sina Ate Madel at Lexi kaya magsasabay na kami ni Lexi pa uwi ng barangay nila pero kabababa pa lang namin ang tricycle nang pumarado din sa harap ng bahay ni na Ate Madel ang isang siklong single. Si Mondi yata yan. Narinig kong usap ni Lexi. Noong titigan ko ang lalaking pababa ng motorsiklo ay natiyak kong si Mondga. Noong magbabayad ako ng pamasahe ay nakatingin pa rin ako kay Mond at nakita kong may kinuha siya sa compartment ng motor niya. Isang regalo. Nakangiti siyang sumalubang sa amin sabay abot ng regalo sa akin. Parating pala ako sa bahay niyo nung pasakay naman kayo ng tricycle kaya sinundan ko na lang kayo dito. Sabi niya habang inaabot sa akin ang nakabalot na regalo na hindi ko naman kagad tinanggap. Nangangawit na ako Donna oh. Nangangiting biro niya. Ba't kasi nagregalo ka pa? Wala naman akong regalo sa'yo. Ano ka ba? Ano ka? Regalo lang to. Hindi naman to pag-ibig na kailangan suklian mo din. No? Ulit ko dahil kumana naman siya sa ganong tirada niya. Wala. Basta tanggapin mo na lang to. Ano din kaagad ako kasi marami akong bisita sa bahay. Una ko lang talaga ang pinakamahalaga kaya pinuntahan kita. Dalas akong mabigla sa mga ganitong tirada ni Mon Kuya Bono. O minsan late ang reaction ko pero kapag gets ko naman agad ay napapangiti na lang ako. Naging makulit din si Norbin sa panliligaw niya sa pamamagitan ng sulat noong bakasyon na katatapos namin ng high school. Halatang wala siyang ginagawa samantalang si Mond last week ng April ay personal siyang nagpaalam sa akin. Nasasama daw siya sa papa niya sa Isabela at tutulong sa trabaho. Master plumber ang papa ni Mond at may nakuha daw silang kontrata sa Santiago City. May kalakihan daw ang building kaya't magtatagal sila doon. Mamimiss kita, Donna. Usual niyang sabi. Walang emphasis o drama kaya't hindi ko yan pinansin. Ang sabi ko lang, okay lang yan. At least makakatulong ko sa papa mo kaya baka kahit anong kurso ang piliin mong i-enroll, papayag yun dahil palakas ka sa kanya. Hindi yata ako magka-college eh. Bakit? Ewan ko. Ikaw ba? Mag-aaral ka ba? Ewan ko din eh. Pero kung ako masusunod, kahit hindi na. Pero sure ako na hindi papayag ang ate at kuya ko. Kaya baka mag-enroll din ako. Anong kursong kukunin mo? Hindi ko alam mon. Pero ayoko ng kursong matagal. Siguro 2-year course lang ang kukunin ko kung sakali. Oo, okay na yung 2-year course. Huwag kang masyadong mag-ambisyon doon na ha. Bakit? Eh kasi baka mag-doktor ka pa eh. May iiwan ako. May iiwan? I mean, magiging alingalangan ako masyado sa'yo. Sabo yun, Mon. Kasi hindi naman ako ganun katalino. At hindi ako ganun kasipag mag-aral. Ikaw dapat ang mag-ambisyon na mataas dahil matalino ka. At kahit maging doktor o abogado ka, Mon,
Hindi ako maaalangan sa'yo dahil tingin ko mabait ka naman talaga. Salamat, Donna, pero paano kung hindi ako magiging professional? Paano kung construction boy lang ako? Magugustuhan mo pa rin kaya ako? Mon, tatapatin kita ha. Sa ngayon talaga, wala pa sa isip ko ang magka-boyfriend. Pero pagdating siguro ng time na pipili ako ng lalaki makakasama sa buhay, hindi ako titingin sa level ng edukasyon niya dahil hindi naman empleyado ang kailangan ko kundi asawa. Ang titingnan ko ay yung ugali niya at yung totoong intention niya sa akin. Hindi ko makakalimutan ang titig sa akin ni Mon noong sandaling yon. Bahagya siyang nakangiti. Ako ang sumuko sa titigang yon dahil nakaramdam ako ng something na hindi ko pa dati naramdaman sa isang lalaki. Noong nasa Santiago na si Mond, sa loob ng isang buwan, Kuya Bono, ay may 3 hanggang 4 na sulat siyang dumarating sa akin. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon. Ramdam ko na mahal ko na siya at laging nasa puso ko yung excitement na mabasa ang bawat sulat niya. Ramdam ko noon na mahal ko na siya, Kuya Bono, pero may takot pa talaga akong makipagrelasyon, lalo na noong may mangyaring masama sa isang kapatid ko, si Ate Bianca, na masyadong minalas sa lalaking pinili niya. Si Ate Bianca ang 3 kong kapatid. Kumpara sa 3 kong kapatid, iba ang ugali at gusto niya. Madalas hindi ko siya makasundo kasi may attitude talaga siya, pero hindi ko sasabihin hindi kami close kasi nung mga bata pa kami, kami lang lagi ang magkalaro at magkasabay pa sa pagpasok sa school. Noong bakasyon na yon, ang alam namin ay nagsa-summer class sa Ate Bianca. 3rd year college siya noon at nag-work din siya sa isang fast food. Kahit noong high school pa lang si Ate Bianca, nagtatrabaho na rin siya part-time kasi hindi siya kontento sa naibibigay ni na Ate Madel at Kuya Rex na allowance niya. Kasi nga, hindi siya simple na kagaya ko. Mahilig siyang bumili ng magagarang gamit, mahilig siyang pumorma, maarte sa katawan. Ayaw na ayaw niyang isipin ng ibang tao na mahirap lang siya. Gayunpaman, sa aming 5, siya ang pinakamatalino talaga. Kung gaano siya kaarte sa katawan niya, ganun din siya kamitikulosa sa pag-aaral niya. Ayaw niya ng mumurahing gamit. Ayaw din niya ng mababang grades. Naka-enroll na ako noon, 3rd week pa lang ng May. Hinila ako ni Ate Madel isang araw sa Bulso, dyan sa San Jose del Monte. Katabi lang din ang bayan naming Norsagaray. Ayaw daw ni Kuya Rex na 2-year course lang ang kukunin ko. Si Ate Madel na rin ang nag-decide na Bachelor in Elementary Education na lang ang kunin ko dahil magiliw daw ako sa mga bata. Nakikita daw niya ako kapag tinuturuan ko ang mga pamangkin ko. Hindi na ako kumontra Kuya Bono kasi tama naman siya. Mahilig talaga ako sa mga bata at isa pa ay wala akong partikular na kurso na gusto noon. Noong hapong iyon, pagkagaling namin sa San Jose del Monte, may tumawag kay Ate Madel. Agad siyang umalis at binili na kung ako muna ang bahala sa bahay nila at sa mga pamangkin ko. Kinabahan ako nun Kuya Bono dahil nakita ko yung expression ni Ate Madel nung may kausap niya yung tumawag. Halatang naalarma siya. Gabi na nung bumalik siya, mugto ang kanyang mga mata. Tulog na sina Kuya Gina noon pati yung mga pamangkin ko. Noon ko palang nalaman na may problema kami. Si Ate Bianca na nagtangka daw magpakamatay dahil sa dami ng problema niyang nagkasabay-sabay. Una, iniwan daw siya ni Kuya Jerwin, boyfriend niyang anak ng may kaya. Pangalawa, dinemanda siya ng kamag-anak namin dahil sa mga utang niya na hindi niya mabayaran. Dahil doon, Kuya Bono, ay hindi ako natuloy mag-aral sa college dahil
inuna ni na Ate Madel at Kuya Rex na bayaran ang utang ni Ate Bianca. Mayaman ang Ate Madel at Kuya Rex ko. Masikap lang sila sa buhay at masinop sa pera kaya maayos ang pamumuhay nila. So naayos nila ang mga utang ni Ate Bianca. Pinilit mabayaran ni na Ate Madel at Kuya Rex ang kamag-anak naming naghabla kay Ate Bianca dahil napakasakit na raw nitong magsalita. Para na raw itong ibang tao at masyado niyang minaliit ang aming pamilya. Nangutang si Kuya Rex para mabayaran lahat yon. 5,000 pesos lang daw ang inutang ni Ate Bianca noon pero sa loob ng mahigit isang taon ay naging 59,000 pesos dahil sa tubo o interest. 20% daw kasi ang usapan nila sa 5,000 pesos at dapat mabayaran ni Ate Bianca yon sa loob ng isang linggo. So ibig sabihin, linggo-linggo ay nagkakaroon ng tubo na 20% yung 5,000. Kaso hindi nga nababayaran ni Ate Bianca. Winawalang bahala daw niya kasi kamag-anak naman daw namin. Kaya lang sabi ng kamag-anak namin ay wala daw kamakamag-anak pagdating sa pera. At inabot nga ng 16 months ang utang na yon kaya nag-anak ng nag-anak ang tubo. Akala ni Ate Madel bawal sa batas ang ganong klaseng pautang pero hindi pala. Dahil bumasi daw ang mga pulis sa kung ano ang naging kasunduan ni na Ate Bianca at yung kamag-anak naming nagpautang sa kanya. So napilitan si Kuya Rex at Ate Madel na bayaran yon pero itinuloy pa rin ni Ate Bianca ang magpakamatay. Ang daming leksyon ang iniwan sa akin ng pagkawala ni Ate Bianca. Nung mailibing siya, Kuya Bono, yun ang kauna-una ang pagkakataong mahawakan ko ang mga gamit niya sa kwarto niya. Oo, maliit lang bahay ni Lola pero ipinilit talaga noon ni Ate Bianca na magkaroon siya ng sarili niyang kwarto kahit maliit lang. At walang ibang nakakapasok sa kwarto niya. Nung wala na siya, inutusan lang ako ni Lola na isinop yung ibang gamit ni Ate Bianca kaya pumasok ako sa salid niya. Napakaayos, napakasinop. May mga kahon siyang magaganda at iba't ibang kulay kasing laki lang ng kahon ng sapatos. At isa sa mga kahon na yon ay naglalaman pala ng mga pictures naming pamilya. Natatandaan ko Kuya Bono na dati sira-sira na mga photo album sa salas. Yung mga pictures ay kalat-kalat. Hanggang sa minsan ay nakita ko na lang sa basurahan ang isang photo album na wala namang lamang picture. Yun pala, lahat ng laman nun ay kinuha ni Ate Bianca. May mga family pictures pa kami na kupas na pero pina-restore niya. Tsaka pinalaminate pa. Yung mga pictures na pina-restore at pinalaminate niya, sinulatan niya sa likod at hindi ko napigilan ang pag-iyak ko nung mabasa ko yung isang parang dedication sa likod ng isang litrato. Litrato naming magkakapatid nung mga bata pa kami. Siguro kuha yun nung bago mawala si Mama. Kasama din doon sa litratong yun si Lola Yoli. At ang nakasulat sa likod ay ganito. This is my beloved family. We are Olila, but our grandma is a super Lola. She takes care of all of us. She loves us. At extreme right is my Kuya Rex. He's the best kuya ever. At his left side is Ate Madel. And I can say that she is a super ate also because she never turned her back on us. Beside me naman is Donna. She was my best friend when we were small. She is very kind and very masipag. And the little boy on Mama's lap is Billy, our very cute bunso. Someday, when I become successful, I will help them one by one because I love them so much.
May mga diary din si Ate Bianca, pero isa lang ang binasa ko, yun lang pinakabago. At doon ako mas lalong naiyak sa mga kwento niya tungkol sa araw-araw niyang buhay sa diary niya. May part sa pinakahuli, buwan na ng April yon, kung saan nabanggit pa niya ako, pati sina Norbin at Mond nasali. Pero hindi niya alam ang pangalan ng dalawang manliligaw ko noon. Sabi lang niya doon sa part ng diary niyang yon ay, "I think magkaka-boyfriend na rin si Donna. Ang cute ng isang sutor niya at halatang galing sa may kayang pamilya. Pero sana magkaroon muna ng pangarap si Donna. I think she sees a very simple life. Parang ang babaw lang ng kaligayahan niya. She's so innocent and I hope na sana lang hindi siya magkamali ng lalaking pipiliin niya. Sana hindi siya magaya sa akin na mali na nga pinipilit pa. Sana hindi rin maranasan ni Donna mga nararanasan ko. Sana kilalanin muna niyang mabuti ang isang lalaki bago niya ito mahalin. Si Jerwin, okay naman nung una. Akala ko totoong mabait siya at totoong mahal niya ako, pero hindi pala. Nagkamali ako, pero nandito na to eh. Ipaglalaban ko na lang siya. Gagawin ko na lang lahat para ang mali ay maging tama. Positive ako, diary. I'm sure makikita ni Jerwin ang halaga ko. Kaya fight lang, Bianca. Don't lose hope. Do this for love." Sobra-sobra ang pag-iyak ko ng Kuya Bono dahil sa mga panahong akala ko walang pake sa akin si Ate Bianca ko ay nakikita pala niya ako. At inaasam pa niyang sana hindi ko maranasan ang mga pinagdadaanan niya. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin nakita si Kuya Jerwin at hindi mo talaga masasabing hindi siya mabait. Humanga nga ako sa kanya kasi halatang anak siya ng mayaman, pero nagmamano siya kay Lola. Magalang siya at mukha pang ang mahiyain. Pero sobra-sobra pala ang pahirap na dinulot niya kay Ate Bianca. Nabasa ko lahat, yung tatlong buwan yatang nagsusumbong si Ate Bianca sa diary niya dahil sa mga pasakit na ginagawa sa kanya ni Kuya Jerwin. Sobrang sakit yun para sa akin, Kuya Bono, kasi lahat ng pasakit na yun, sinolo lang ni Ate Bianca. Natatandaan ko na may mga gabing kahit anong tawag namin sa kanya para kumain na, hindi siya nagbubukas ng pinto. Sasabihin lang niya na hindi siya gutom. Pero nung mabasa ko ang diary niya, lusaw talaga ang puso ko dahil alam kong sa mga panahong nagkukulong siya sa kwarto niya, ay umiiyak siya at sinosolo niya lahat ng problema niya. Noong libing ni Ate Bianca, noon ko lang nakitang umiyak ng ganun kagrabe si Kuya Rex. Mabait si Kuya Rex, Kuya Bono, pero strict talaga. Si Ate Madel ang panganay, pero pagdating sa pagdedesisyon, si Kuya Rex ang nasusunod dahil ipinakita niya sa amin na siya ang matatag, parang siya ang aming tatay. Matibay siya, gusto niyang igalang at katakutan namin siya. Pero doon sa sementeryo nung libing ni Ate Bianca, nung bago ipasok sa nicho niya si Ate Bianca, nag-breakdown si Kuya Rex. Talagang nag-iba ang pagkamatigas niya dahil grabe yung iyak niya. Para siyang batang nagsosorry sa kapatid niya. Hindi ako masyadong naging imotera sa kawalan ng magulang, Kuya Bono.
Hindi ako naging mapaghanap sa atensyon at pag-aaruga ng isang ama o ina dahil nga nandyan si Lola at ang ate at kuya ko. Nung mawala si Ate Bianca, naisip ko na sana andyan pa si na mama at papa. Baka hindi sana nasayang ang buhay na Ate Bianca. Masakit sa akin pero binasted ko si Namon at Norbin. Pinutol ko ng tuluyan ang ugnayan ko sa kanila kasi totoo namang hindi pa ako handang magka-jowa at tumatak talaga sa utak ko ang wish ng Ate Bianca ko na sana magkaroon ako ng pangarap. Bigla-bigla Kuya Bono ay naging idol ko sa Ate Bianca. Pero dahil hindi muna ako mapag-aral noon ni na ate at kuya dahil nagastos nga nila yung budget nila para sa akin, noong mawala si Ate Bianca ay sumama na lang ako kay Lexi na nag-enroll sa Bulso o Bulacan State University, Sarmiento Campus sa San Jose del Monte. Nag-boarding house kami nung una kasi pareho kaming nag-part-time job. Siya pumasok bilang waitress sa music lounge. Ako naman ay sa fast food. Pero dalawang buwan lang ako nakapagtrabaho dahil sinundo din ako ni Kuya Rex sa San Jose del Monte. Inuwi niya ako sa bahay nila kaya't noon ay nag-commute na lang din ako. Hindi daw sila mapalagay na nagbo-boarding house ako. At hindi nila alam kung sino-sino ang mga nakakasalambuha ko. Kaya mula noon Kuya Bono ay nag-commute na lang ako. At dumaan ang 4 na taon Kuya Bono na ganun lang ang buhay ko. Gigising ng maaga, papasok sa school, uuwi ng hapon, tutulong sa bahay ng kuya ko, kapag Linggo, kay Ate Model naman ako. Nag-graduate ako ng college na never nagka-boyfriend. Napaka-simple ko nun Kuya Bono. Matinong babae ako noon, simpleng-simple. At kahit anong gawin ni Lexi noon ay hindi niya ako na-impluensyahan ng pagiging modernang babae niya. Madalas niya ay tinatawag siyang babaeng bakla. Pero huwag ka Kuya Bono dahil nagtapos si Lexi ng Bachelor in Secondary Education with honors pa. Pumasa din kaagad kami ni Lexi sa board exam. Nakapagtrabaho sa isang private school ng mga batang may kaya sa buhay at sobra akong na-engross kasi magiliw talaga ako sa mga bata. Kahit pa karamihan sa mga batang tinuruan ko doon ay may mga attitude problems talaga, mga spoiled brats at mga feeling entitled kahit sa mga murang edad pa lang nila. Kasi nga, mga anak sila ng may kaya. 4 years ako sa private school na yon hanggang sa naayakag ako ni Lexi na mag-apply ding teacher sa UAE. Kapapasa pa lang kasi niya ng board exam noon ay abroad talaga ang tinatarget niya. That time na anyayahan niya ako mag-abroad ay may jowa na siyang British na English professor sa isang university sa Dubai. In less than a year, Kuya Bono ay nag-flight din ako. Pero hindi ako sa Dubai na-assign kundi sa Sharjah. At hindi ko inaasahan na sa Sharjah ko matatagpuan ang lalaking nakatadhanang magsuot ng wedding ring sa daliri ko. At ang lalaking yun, Kuya Bono, ay walang iba kundi si Mond. Oo, Kuya Bono, si Mond ang napangasawa ko. At naniniwala akong isa itong work of destiny. Wala pa akong isang taon sa Sharjah noon. Masamang-masama ang pakiramdam kong gumising isang umaga, pero pinilit ko pa rin pumasok sa school. Kaya lang sa school ay nag-collapse ako, pero hindi naman totally nawalan ng malay tao. Dinala ako sa clinic, then inuwi sa accommodation para mag-rest na lang. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na maranasan ko na ako lang mag-isa sa accommodation. Nasa 5th floor ng mataas na building ang place namin. Mayroon itong 6 na malalaking kwarto, 6 na babae sa bawat kwarto. Yung kwarto namin, may balcony sa likod. Nakatulog ako ng mahigit 1 oras nung umagang yon.
Pagising ko'y lumabas ako sa balcony upang tingnan kung ano yung maingay sa katabing ginagawang building. Matagal ko nang alam na may ginagawang building sa tabi pero never ko pang nakitang may mga gumagawa dahil kapag uuwi kami galing ng school, madilim na at nakauwi na rin ang mga trabahador sa ginagawang building. Kapag Friday naman wala kaming trabaho, wala ding gumagawa sa building. Pero nung umagang yun nga, noon ko lang nakita ang maraming lalaking gumagawa sa construction at kaagad kong napansin ang lalaking nakatayo, nakasuot ng hard hat at nakatingin sa akin. Dahil doon ay tinitigan ko ang mukha niya at kaagad sumikdo ang dibdib ko nung mapagsino ko siya. Si Mond nga. Matapos ng titigan namin ay kumaway siya, kumaway din ako. Maya-maya pa ay sumigaw siya, isinigaw ang pangalan ko. Sumenyas din siyang pupuntahan niya ako. Alanganin yun dahil may security sa ground floor ng building pero makaraan ng mahigit 20 minutes, Kuya Bono, ay may nag-doorbell, si Mond. Noon na kami muling nagkaroon ng ugnayan ni Mond, uso na noon ng cellphone. Sa text and call lang muna kami nag-usap at kaagad ko rin nalaman na may girlfriend siya, nasa Dubai din. Sa Dubai din actually ang office ni Mond. Isa siyang sanitary engineer. Nakakagilty kapag iisiping nasira ang relationship nila ng girlfriend niyang nurse dahil sa akin. Pero hindi naman ako ginulong babae na hindi ko nga siya nakilala eh. Nakilala lang din siya ni Mond sa isang dating app na Bumble para din daw itong Tinder. Hindi ko pinatagal ang paniligaw ni Mond. Nung mag-break sila nung nurse, sinend sa akin ni Mond yung breakup conversation nila sa WhatsApp. At di ba nga, dati ko na siyang gusto at siya ang unang boyfriend ko dapat noon. Umalis pala sila ng North Sagaray isang buwan lang pagkatapos ko siyang bastidin. Lumipat sila ng Cavite dahil nakakuha ng magandang trabaho doon ng papa niya. After 2 years, sabay kaming umuwi ni Mond. Nag-file kami ng marriage license dito sa Pilipinas. Pero natapos ng bakasyon namin ay hindi pa nare-release ang marriage license. Kaya naman naantala pa ng 2 taon ulit ang pagpapakasal namin. 29 na kami pareho noong sa wakas ay matuloy ang aming kasal. Hindi na ako pinayagang mag-abroad ni Mon kaya't naiwan ako noon dito sa bahay ni Lola sa North Sagaray habang ginagawa pa noon ang bahay namin doon sa Cavite. Nung matapos ang bahay namin sa Cavite ay pinalipat na ako ni Mond. Kapitbahay lang din namin ang parents niya at 2 kapatid niyang nakabukod na sa kanila. May mga anak na silang mga nasa elementary at syempre, naging kaklose ko sila dahil magiliw talaga ako sa mga bata. Sila ang laging laman nung bahay namin. Nung kulitin ko si Mond na umuwi lang siya dito at dito na lang siya magtrabaho para naman magka-baby na kami. Kasi 5 years na kami noon, Kuya Bono, pero hindi pa rin talaga ako nagbubuntis. Kahit na kapag umuwi si Mond ay sinusulit naman namin ang paggawa, wala pa rin. Pinagbigyan niya ang kahilingan kong mag-for good na lang siya. Pumasok na lang siya sa isang pribadong construction firm kahit na 60% na mas mababa ang sahod niya kumpara sa sweldo niya sa Dubai. At least daw ay hindi siya tambay at yun nga, para makafocus kami sa paggawa ng bata. Kaya lang, malabo pala talagang mangyari yon dahil noong magpa-check up kami, sumailalim sa mga lab test, ultrasound, MRI, ay na-diagnose na mayroon akong endometriosis. Tinapat kami ng doktor na sa lahat ng pasyente niyang may ganitong sakit, isa lang daw ang nabuntis pa rin. Kaya ayaw niya kaming bigyan ng false hope. May treatment pero huwag daw kaming umasa. Masakit sa akin yun, Kuya Bono, kasi bakit sa akin pa dumapo ang sakit na to
Ako pa na sobrang magiliw sa mga bata. Ako pa na gustong-gustong magka-baby. Kahit isa lang sana. Nagkaroon din ako ng takot noon na baka maghanap na ng ibang aanakan si Mond. At alam mo, Kuya Bono, noon pa lang tinanggap ko na hindi malayong mangyari yun kasi alam ko na bahagi ng pagiging tunay na lalaki ng isang lalaki ang magkaroon ng anak. Three years na mula nung ma-diagnose ako noong sa seryosong tono ay sinabi ko kay Mond na humanap na lang siya ng aanakan niya. Hindi ako magagalit. Tatanggapin ko ng buong puso. Sabi ko pa. Pero kinontra niya ako at ang sabi niya, mag-aampon na lang daw kami. Iginiit ko pa rin na mas maganda kung dugot laman niya ang aalagaan kong bata. Pero ang sabi niya, mahal nung pakasalan kita, nangako ako sa sarili ko sa Diyos na hindi ko sasaktan ang damdamin mo. Ang sabi ko naman, alam ko naman yan, pero sabi ko nga sa'yo, tatanggapin ko ng buong puso. Mahal, may dahilan siguro ang Diyos kung bakit hindi tayo binigyan ng anak. Hindi na lang ako umimik nun, Kuya Bono, kasi agad ko rin naisip na hindi naman nawawalan ng bata dito sa bahay dahil sina Melay at Toto halos sa bahay na namin tumira kahit halos kapitbahay ko lang sila. Mga pamangkin sila ni Mon, anak ni Mia na nakababatang kapatid ni Mon. Single mom siya dahil iniwan siya ng dati niyang kinasama. Balak ka ding mag-abroad ni Mia noon pero hindi niya maiwan ang mga anak niya kaya nagtiis lang siya sa kakarampot na sweldo sa RHU. Isa siyang midwife, Kuya Bono. Yung mga pamangkin ko naman dito sa Bulacan, mga anak ni Ate Madel at Kuya Rex, mga binata at dalaga na noon. At hindi ko sila maintindihan kung bakit naging iba yung pananaw nila sa buhay. Hindi sila mga simple at matitigas sa mga ulo nila. Mga magulang nga nila, ayaw nilang sundin. Ako pa kaya? Noong mga bata kasi kami, Kuya Bono, pwedeng paluin ang anak. Ngayon kasi, abuso na raw yon at pwedeng magkakaso ang magulang kung sasaktan ang anak. Eh ako ay tita lang nila. So paano pa? Sa madaling salita, wala ng baby noon sa aming pamilya. Si JP na panganay ni Kuya Rex, Becky naman kaya't malayo pa talagang magka-baby ulit sa aming pamilya. Oo, Kuya Bono, umasa na lang talaga ako na makapag-alaga ulit ng baby mula sa mga pamangkin ko. Pero matagal pa yon. Umalis ulit si Mon noong 2018. Nagkatar naman siya at hanggang ngayon ay nandun pa siya. Nito lang January 2023, ako'y nagsimbang mag-isa. At paglabas ko ng simbahan ay nakasalubong ko ang isang lalaking may dalang baby at may akay-akay pang batang babae na nasa tingin ko'y 3 years old pa lang. Nagkatitigan kami ng lalaking ito hanggang sa sambitin niya ang pangalan ko. Sinambit ko rin ang pangalan niyang Norbin. Malaki ang pinagbago ni Norbin, Kuya Bono. Wala na yung kapugian niya nung high school kami. Pinatay daw ng COVID-19 ang asawa niya. Labis akong nahabag sa mga anak niya, Kuya Bono, at halatang hindi sinuwerte sa buhay si Norbin. Naghirap daw ang pamilya nila nung college na siya, kaya hindi rin siya nakatapos ng pag-aaral. Noong araw na yun, Kuya Bono, hinintay ko talaga sila mag-aama dahil magsisimba nga sila at ako'y tapos naman na sa isang misa. Isang oras ko silang hinintay sa harap ng simbahan upang makasama sila sa isang fast food at doon nga kami nagkakwentuhan ng matagal ni Norbin.
habang nasa kandungan ko ang bunso niya. Sigurado ako na sa lahat ng makakita sa amin noon ay iisiping isa kaming pamilya. Sa maayos na paraan, Kuya Bono, ay sinabi ko kay Norbin na kung gusto niya, ampunin ko na lang ang mga anak niya. Sabi niya ay pag-iisipan daw niya pero huwag naman daw silang dalawa. Baka yung mas bata lang daw ang ibigay niya sa akin, si Brylon, na noon ay 1 year and 5 months pa lang. Nagkuhanan kami noon ni Norbin ng number para ma-follow up ko ang desisyon niya. Ipinaalam ko din kaagad kay Mond ang bagay na yon, pero ginulat ako ni Mond sa sinabi niyang, edi kung gusto mo, kayo na lang ni Norbin ang magsama. Nung una, akala ko mali ang pagkakadinig ko kaya't pinaulit ko ang sinabi niya, pero iba na ang sagot niya. Donna, panimula niya, bagay na nakakapanibago dahil sanay ako na mahal ang tawag niya sa akin. Sinunod ko yung sinabi mo na maghanap ako ng babaeng bubuntisin ko. May nakilala ko dito sa Doha, pero lumalim kasi yung relasyon namin. Mahal na mahal ko na siya. To cut the story short, Kuya Bono, ay naghiwalay kami ni Mond. Pinalaya ko siya kahit masakit kasi mahal ko siya at gusto ko siyang lumigaya sa buhay niya. Maligaya din naman ako ngayon dahil may mga alaga na akong bata, kahit hindi galing sa akin, kahit hindi galing sa sinapupunan ko, sina Brylon at Ella Jane. Si Brylon ay anak ni Norbin, si Ella Jane naman ay anak ni Elena, isang dalagang disgrasyada. Nakilala ko siya dahil nagtitinda siya ng gulay, nagbabahay-bahay siya, may suong na bilao habang nakatali sa katawan niya ang baby niya. Ipinagkatiwala sa akin ni Elena ang baby niya dahil gusto daw niyang ayusin ang buhay niya. Hindi tuloy ang pinaampon sa akin ni Elena si Ella Jane. Pinaalaga lang sa akin kasi nag-abroad siya sa Hong Kong. Wala lang daw talaga siyang pamilyang maaasahan sa pag-aalaga sa anak niya. Nagpapadala buwan-buwan si Elena ng panggastos ng baby niya. Si Brylon naman, ibinigay na talaga sa akin ni Norbin. Oh, Kuya Bono, gusto ni Norbin noon na kami na lang ang magsama. Kaso, wala akong damdamin para sa kanya at isa pa, kasal nga ako at ayokong magkasala. Kung si Mond, nagawa niyang talikuran ng sinumpaan namin sa harap ng altar, ako ay hindi ko yun kayang gawin. Maayos ang naging paghihiwalay namin ni Mond, Kuya Bono. Naghatian pa nga kami ng pera, yung share ko sa bahay, pinera din niya kaya't hindi naman ako mahirap kahit wala akong trabaho. Nagpatayo lang ako ng paupahang apartment, single story lang pero may 5 pinto. Tapos nag-online selling din ako at yun lang ang source of income ko. Pinili ko din kasing huwag nang bumalik sa pagtuturo dahil hindi ko na kaya ang pressures at stress na normal lang sa mga guro. Pero itong bahay namin ni Lola ngayon ay madalas tambayan ng mga bata, anak ng mga kapitbahay namin. At lahat sila, Mommy ang tawag sa akin. Welcome sila dito dahil mabait si Lola sa kanila. 7 sila, Kuya Bono. Liban pa sa 2 alaga ko. May mga grade 6 na sa kanila at nakakatulong sila sa mga gawain ko, lalo na sa pagbabantay kina Ella Jane at Brylon. Nauutusan din namin sila ni Lola at tuwing Linggo, nagpapalaro ako sa kanila para kinabukasan, Lunes ay may mga baon sila. Sa ngayon, Kuya Bono, masasabi kong walang pait ang buhay ko kasi
lubusan ko nang natanggap ang kapalaran ko. Hindi na ako naggagamot. Pain reliever na lang kapag sumasakit. Pero yung umasang magbubuntis pa ako, matagal ko nang sinukuan yun at tinanggap. Nag-asawa na ulit si Norby ng taga Visayas kaya't doon na sila nakatira. Nanganak na rin ang kinakasama ni Mond at happy ako sa kanya kasi isa na siyang ama. At ako honestly, masaya ako Kuya Bono, lalo na kapag puno ng bata itong bahay namin ni Lola. Kami nilang kasi ang naiwan dito dahil si Billy ay nakapag-asawa ng taga Baguio. At ang bunso namin Kuya Bono ay isa ng ganap na abogado. Kaya't proud na proud ang Kuya Rex at Ate Madel ko dahil nakapagpatapos sila ng isang lawyer. Noong marinig ko ang kwento ni Ate Odyssey last year pa, siya yung babaeng halos kapareho ko ng sitwasyon. Naisipan ko na rin mag-share din ang story ko kaya't paunti-unti ay nagsusulat ako. And now, I feel so happy kasi patapos na ito at sana Kuya Bono ay mabasa mo rin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Umaasa, Donna. Alam mo, kahugan na Donna, nais kong malaman mo na hangang-hanga ako sa'yo, hangang-hanga ako sa katatagan mo, sa pananaw mo, sa buhay, to think na kasal ka kay Mon, pero hindi mo na kinomplicate ang mga bagay-bagay. Hanga ako sa'yo sa aspeto na parang ang dali mong tinanggap lahat. Lalong-lalo na yung diferensya sa iyong katawan na hindi makapagbuntis. I feel sorry for that, but I believe that you don't need any awa or something. That is why hanga ako sa'yo. We have actually something in common, yung pagigiling magiliw sa mga bata. Alam mo, ngayon ko lang napagtatanto na ang pagiging magiliw sa mga bata ay isang senyales ng hindi pagiging madamot. Pagiging mapagbigay. Sapagkat ang bata, ang nature ng bata, mapaghanap yan, mapaghingi, hindi lang material na bagay, kundi panahon, karunungan, and kung magiliw ko sa mga bata talaga, ang haba ng pasensya mo, and you are always willing to answer yung kanilang endless questions. Yan ang napatunay ko sa sarili ko. And that, of course, lalo na sa mga hindi masyadong mayayaman na mga bata, ay kailangang may maibigay kang tulong eh. Hindi mo maiaalis yan kahit na pamerienda lang, baon, mga ganyan. In some ways, ay nakikita ko yung sarili ko sa'yo, Donna. And ang wish ko talaga sa'yo ay sana matatili kang healthy at sana ay mapalaki mo ng maayos yung anak ni Norbain, na nakalimutan ko na ang pangalan, at ganoon din yung anak ni Elena. Yan ang isang bagay ano na nagpapakita ng pagiging strong mo pa, sapagkat hindi ka na nag-asawa ulit, hindi mo ipinaramdam sa amin na kailangan mo ng lalaki o asawa upang mabuhay, and that you're happy only with the kids. I salute you for that, and I wish you the best of everything. Kahugot na Donna, and maraming salamat for sharing your beautiful story. At ngayon sa ating mga shoutout, kailangan natin magsalamin para makabasa tayo sa computer. So, shoutout kay Nika Tamong, aganad ka kanayon, ay ayaten ka from Edward Wilson Kalika. Shoutout din kay Eric John Paralag. Shoutout kay Jamaica Balinang at sa mga workmates niya, sina Joshua, Rogen, Julian, Jen at Ati Marisol. Maraming salamat sa pagkikinig. Savior Idmilaw, shoutout from Crystal Sibaluca. Benjamin Kebalayan, shoutout to you. Ganun din kay June A. Shoutout sa asawa ko, Jetrod Bugayong Chodoro of Hong Kong. Mula naman kay Jason Agma Chodoro ng Taiwan.
Shoutout po, Ariel and Avelino family from Cagayan Valley, from Jonalyn Ariel. Jay Chris ng Tuguegarao, shoutout to you. Belated happy birthday to Shell Tagyam. Shoutout sa families ko sa Cagayan Valley from Cornelia Consejo. Shoutout Kuya Bono sa Monde Bakery. Is it Monde or Monde Bakery? Ng Bago Abulog Cagayan from Jazreel Moises. Kay Jennifer Resma, shoutout to you. Pa-shoutout Kuya Bono sa asawa ko na si Jojo at sa anak ko Kerwin Angelo mula kay Lilibet Balinsat Sabado ng Quezon Isabela. Maraming salamat. Christian Balwan, shoutout sa iyo. Pa-shoutout sa mga kasamahan ko dito kuya na nakikinig din tuwing Day of Story Mo Usapan from Karen Kimau of Hong Kong. Lialin Pancho of Hong Kong, shoutout to you. Princess Joy Gubatan of Al-Alan, Kuwait. Maraming salamat sa pakikinig. Joelbert Gusimat of Mountain Province, shoutout to you. Ganun din kay Aleya Grace ng Dasmariñas, shoutout. Pa-shoutout po sa asawa ko na si Ramil na nasa Taiwan. Love, ingat ka palagi dyan. And miss ka na namin. Mahal na mahal kita, love. At sa mga anak ko po, Kuya Bono, sina JD Olimar, Alexa at kay Kyla. I love you all. God bless always from Teresa Rosario. Yan na muna mga kahugot. So hanggang sa muli, muli tayo magkakarindigan sa panibagong kwentong atid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.